Instead na itapon nyo yung matigas na tinapay, kung ayaw nyo siyang isausaw sa mainit na kape, pwede nyo siyang gawing breadcrumbs. Hi guys! Welcome back to my channel. Today, gawa lang tayo ng... ng breadcrumbs. Kasi gusto ko sanang gumawa ng pandesal ng isang araw. Kaso wala na kaming breadcrumbs. And, meron ako stale bread. Ayan, kasi pag nagbe-bake ako, halos kalahati lang yung kinakain namin. Kasi hindi sila masyadong mahilig sa tinapay. Ayan, so yung natitira, either ginagawa ko siyang croutons or ngayon gagawin natin siyang breadcrumbs. So, kailangan nyo lang ng stale bread and then kailangan nyo ng blender or ng Nutribullet. So, Nutribullet ang meron ako dito. Lalo kung meron naman kayong oven, i-take advantage natin yan para walang nasasayang na pagkain. Ang gagawin lang natin is, make sure lang yung tinapay nyo 2 days old and above. Saka hindi pa siya nag-mold. So, since half a loaf to, huwain ko lang siya sa maliliit na pieces. Tapos, i-grind lang natin siya dito sa Nutribullet natin. Yung oven nyo, preheat nyo lang. So, lulutuin natin to for 10 minutes. So, bake. And then, kailangan nyo ng 300 degrees Fahrenheit. And then, hintayin natin to. Pag-preheat muna yan, then later on, lulutuin natin itong breadcrumbs for 10 minutes. So, hiwain ko lang to. Hindi kailangan na pantay-pantay. Basta maliit lang yung pagkakahiwa nyo para madali lang siyang mag-grind ng Nutribullet. Isang linggo na to eh. Kumbaga na siya. Stale bread na siya. Matigas na. Sa panahon ngayon, tipid-tipid tayo. Kung ayaw nyo naman siyang gawin agad, as mentioned before, nung gumawa ako ng croutons, pwede nyo siyang i-freeze. And then, magtatagal siya sa inyo ng at least 4 months. Pinakamatagal na yun. Ayan. So, kung meron kayong blender, much better. Kasi, mas malakas yung blades ng blender kaysa sa Nutribullet. So, since ito ang meron ako dito, so, dito ako siya i-grind. So, as usual, tutulungan niyo yung Nutribullet niyo kasi niya kaya yung pressure. So, ikot-ikot to, ganyan na siya. Kailangan niyo lang ng baking pan or yung baking tray. So, once na grind niyo na lahat ng stale bread niyo, kuha lang kayo ng baking pan and then i-line niyo lang siya. Then, i-bake natin to for 10 minutes for 300 degrees Fahrenheit. Half of the time na, haluin natin siya ng konti para ma-evenly bake yung breadcrumbs natin. So, ayan siya. Ayan. So, tumunog na yung oven natin. So, it means na preheat na siya. Lagay ko na siya sa oven. Oh, init. Ayan. So, magta-timer lang tayo ng 10 minutes. Yep. And then, hayaan na natin siya. Hintayin natin siyang maluto. Pag nag-down na siya sa 5 minutes, hahaluin ko siya para ma-evenly distribute yung heat at at ma-bake niya yung ating breadcrumbs. Habang naghihintay ako, lubos-lubosin ko na kasi yung asawa ko gusto ng brownie. Kuha lang tayo nitong ready, hindi naman ready-made, brownie mix. Yan. Kasi pag gumawa tayo ng brownie from scratch, medyo mahirap. Itong isang pack, so, transfer natin sa malaking bowl. And then, kailangan nyo lang ng half a cup of oil. So, kailangan natin ng 3 tablespoons of water. Kailangan nyo lang 2 eggs. Then, haluin lang natin to. Yan ang kagandahan ng brownie mix. Mabilis lang. So, ibe-bake natin to for 20 to 25 minutes. So, 350 degrees Fahrenheit. So, depende sa pan nyo. Actually, meron naman instructions sa likod ng box. So, sinabay ko lang to. Kasi 10 minutes lang naman yung isa. Para isang bukas na lang ng oven. Kasi mainit. So, make sure lang na scrape nyo yung ilalim para ma-incorporate yung mga ingredients nyo. Pabalikan ko kayo once down to 5 minutes na yung breadcrumbs natin. So, nag-down na siya sa 5 minutes. Buksan lang natin tong oven. And then, haluin lang natin to. Ihingit lang kayo mainit. Haluin nyo lang. Hindi siyang 5 minutes ulit. Yeah, habang hinihintay natin yung breadcrumbs, so, kumuha lang ako ng pan. Ang baking instructions, guys, depende yan sa
pan na gagamitin nyo. So, usually, pag metal pan, mas mabilis. Tapos, pag dark metal pan, mas mabilis siya. Mas mabilis kaysa dito. Pag glassware, medyo mas matagal. So, transfer natin ating brownie. Ang ating fudgy brownie mix. Yun, so once transfer nyo na, spread out nyo lang. Tap nyo lang para wala yung bubbles. One. Ayan, so check na natin. Ayan. Dito. And ito yung brownie natin. So, kaya na natin yan. So, brownie naman ang asawa ko. So, yan na ang ating breadcrumbs. So, hayaan nyo lang siyang lumamig dito sa baking sheet. As you can see, nag-brown siya. Ayan. So, yan yung hinahanap natin na kulay. So, papatuyuin lang. Papatuyuin? Papatuyuin? Basa? Ayan, papalamigin lang natin siya. Once na lumamig to, mas titigas siya. Para magkaroon siya ng breadcrumbs consistency. Kasi ngayon, medyo malambot pa siya. Pahanginan lang natin. Ayan, so after 5 minutes, ayan, malamig na siya. So, if i-check ko yung consistency, breadcrumbs consistency na siya. Ito ang ating homemade breadcrumbs. Ayan. Hintayin ko lang yung brownies and then, actually, tapos na tayo eh. Pero kung gusto nyo makita yung brownies, pwede natin hintayin. Ayan, so katapos ko na mag-lunch. tapos na rin yung puro tapos. Yung brownies. So, tingnan natin. So, binake ko siya for 30 minutes. Yan yung ating fudgy brownies. So, binake ko siya for 30 minutes. So, check natin. Actually, gusto ko lang talagang kumain eh. Kunyari pa ako check daw. Gusto ko lang talagang lumamon. Ayan. And sure. Very fudgy. Kulang to dito. Medyo mainit-init pa. Diba, ang takaw lang. Siyempre kasi kailangan natin i-taste test, diba? May time na mag-bake at kaka at magluto, i-taste test. So, fudgy siya sa gitna. So, yan ang ating fudgy brownie. So, that's all for today, guys. So, hopefully, may natutunan kayo today and nagustuhan nyo itong short vlog na to. Please don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time we upload a new vlog. So, till next time, guys. Ingat po kayo. Bye!